Tara na mga bata, ilagay na muli ang ngiti sa inyong mga labi dahil ang buhay ay isang bahaghari. Ang aralin ay tiyak na gagaan kung atin itong sisimulan. Isa, dalawa, tatlo, tayo nang matuto, Filipino sa ikatlong baitang. Sa araw na ito, matututuhan ninyo ang paggamit sa usapan ng mga salitang pamalit sa ngalan ng tao. Kami, tayo, kayo at sila sa usapan at sitwasyon. Tumutok na tayo sa telebisyon at sama-sama tayong mag-aral ng ating leksyon. Kumusta mga bata? Kumusta mga bata? Buksan mo na ang module mo. Ako ang inyong guro sa paitang ikatlo ng asignaturang Pilipino. Ang wika at panitikan, ating pag-aralan sa puso at tandaan, bawat natututunan sa paitang ikatlo ng asignaturang Pilipino. Mga bata, naalala nyo ba ang tula na binigkas sa atin ni Angel B noong nakaraang aralin? Muli nating balikan. Ako, ikaw, siya, mahalaga. Sa mga gawain upang gumaan, dapat tayo ay nagtutulungan. Hindi maaari ang walang pakialam dahil lahat ay may ginagampanan. Ako ay bumibigkis ng pagkakaisa. Ikaw ay mahalaga kaya't makisama. Siya ay katuwang kahit kailan. Tiyak ito ay may kaunlaran. Huwag magkanya-kanya, palaging magsama-sama. Ako, ikaw, siya, dapat na nagtutulungan upang ang lahat ay may katagumpayan. Tara nang magtanungan. Ayon nga ulit sa tula, sino ang bumibigkis ng pagkakaisa? Tama! Ako! Ako ang bumibigkis ng pagkakaisa. Sino ang tinutukoy na mahalaga? Mahusay! Ikaw! Ikaw ang tinutukoy na mahalaga. Sino naman ang katuwang kahit kailan? Magaling! Siya! Siya ang katuwang kahit kailan. Balikan natin. Ano nga muli ang gamit ng mga salitang ako, ikaw, siya sa pangungusap? Tumpak, panghalip, panao. Ano ang panghalip? Ang panghalip ay inihahalili o ipinapalit sa ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar at mga pangyayari. Kaya ang ako, ikaw, sila ay mga panghalip panao dahil ipinapalit o inihahalili ito sa ngalan ng tao. Upang lalo nating maisapuso at maisaisip ang panghalip panao na ikaw, ako at siya, umawi tayo. Simula pa lang tayo, marami pa akong inihandang mga gagawin ninyo. Tiyak kong matututo at masisiyahan kayo. Ang pangkat masinop.
Upang mabatid ng kanilang guro na naunawaan nila ang kanilang aralin, nagbigay ng pangkatang gawain si Ginang Elizabeth Abaya sa kanyang mga mag-aaral sa ikatlong baitang. Nais niya na maipasa nila ito ng maayos at naiintindihan ng bawat miyembro ng pangkat ang kanilang aralin. Isa ang pangkat masinop sa naatasang mag-ulat ng kanilang gawa, kung kaya naman nagmamadali silang gawin ito. Sino ang gagawa ng bahaging ito ng ating proyekto? Sila na lamang, kasi alam nilang gawin iyan. Ay naku, hindi kami pwede. Marami pa rin kaming aayusin. Kayo na lamang ang magtapos niyan para makapag-ulat na tayo kay Ginang Abaya. Ano ba naman mga kasama? Huwag tayong magtalo-talo at magkanya-kanya sa proyektong ito. Alam ko na hindi ito madali para sa atin, pero hindi ba mas maganda kung lahat tayo ay magkakaisa sa paggawa nito? Napagkasunduan ng pangkat masinop na tulong-tulong nilang gawin ang proyekto, kung kaya naman sa oras ng kanilang klase kay Ginang Abaya, naipasa at naiulat nila ito ng maayos. Sa palagay ninyo, natuwa kaya si Ginang Abaya sa kanila? Bakit? Tumpak dahil naiulat nila ang kanilang gawain ng maayos. Eh, ang kanilang mga kamag-aral kaya, naintindihan kaya ng kanilang mga kaklase ang kanilang ulat? Tama! Marahil naibahagi nila ito ng maayos sa kanilang mga kamag-aral, kung kaya naintindihan nila ito. Bakit kaya? Dahil sama-sama at tulong-tulong sila sa paggawa ng kanilang proyekto. Mabuti ba ang pagtutulungan sa lahat ng bagay? Magaling! Para mapadali at mas maging maayos ang proyekto o anumang gawain, mainam na nagtutulungan ang bawat isa at hindi nagkakanya-kanya. Bigyan nga ninyo ng 5 palakpak ang inyong mga sarili. Ang huhusay nyo talaga! Paano mga bata? Alam kong marami pang gawain inihanda si Teacher B para sa inyo. Kung kaya, hanggang dito na lamang ako ha. Gagabayan ko kayo palagi. Basahin mo ang mga pangungusap. Sagutan ang mga tanong at tukuyin ang mga panghalip na ginamit at isulat ito sa loob ng kahon. Bilang isa, sina Lisa, Nancy at Romina ay magbabakasyon. Ay aalis ng Pilipinas mamayang gabi. Ano ang salitang pamalit kina Lisa, Nancy at Romina? Mahusay! Sila! Sila ang salitang pamalit kina Lisa, Nancy at Romina. Ikalawa, ako at si Tanya ay mamamasyal sa tabing dagat. Magpapaalam muna sa aming mga magulang. Ano ang salitang pamalit sa ako at Tanya? Magaling! Kami! Kami ay salitang pamalit sa ako at Tanya. Ikatlo, ikaw, ako at si Bunso ay inutusan ni Tatay ang maglilinis ng bahay. Ano ang salitang pamalit sa ikaw, ako at si Bunso? Tama! Tayo! Tayo, salitang pamalit sa ikaw, ako at si Bunso. At ikaapat, ikaw at si Marta ay mag-eensayo ng kanta. Ang kakanta sa programa bukas. Ano ang salitang pamalit sa ikaw at si Marta? Tumpak! Kayo!
Kayo ang salitang pamalit sa ikaw at si Martha. Suriin nating mabuti. Ang kami, tayo, kayo, sila ay mga panghalip-panao. Ginagamit ang panghalip-panao bilang pamalit sa ngalan ng tao upang maiwasan ang pag-uulit sa ngalan nito. Kami, ginagamit na pamalit sa ngalan ng nagsasalita at ng kaniyang kasama. Tayo, ginagamit na pamalit sa ngalan ng nagsasalita, kaniyang kasama at kausap. Kayo, ginagamit na pamalit sa ngalan ng dalawang tao o higit pa na kausap. Sila, ginagamit na pamalit sa ngalan ng dalawa o higit pang tao na pinag-uusapan. Ating pagyamanin ang inyong aralin. Panuto, sa tulong ng larawan, piliin mo ang angkop na pamalit sa ngalan ng tao sa bawat pangungusap. Bilang isa, lahat, kayo, tayo ay maglilinis ng ating silid-aralan. Wika ni Andy. Ang sagot ay, tayo! Ikalawa, nautusan kayo, kami, na magpunas ng mga bintana. Ang kasagutan, kayo! Ikatlo, sila, kami, naman ang magwawalis sa labas ng silid-aralan. Sila ang sagot sa bilang na ito. Ikaapat, kayo naman ang magtatanim ng mga gulay sa ating hardin. Samantalang sila, kami ang mag-aalis ng mga agyo sa kisame. Kami ang tumpak na sagot. Nawa ay naunawaan ninyo ang panghalip-panao na kami, tayo, kayo, sila. Isagawa natin ang pagsasanay na ito upang matiyak kung naunawaan ninyo ang aralin. Muli, bibigyan ko kayo ng 15 segundo upang masagutan ang pagsasanay. Isulat mo ang angkop na panghalip sa pangungusap. Ang mga pagpipilian sa kahon, kami, kayo, sila, tayo. Bilang isa, sina Tani, Bebang at Ansing ay aking mga kapitbahay. Patlang ay nakatira sa Quezon Street, Tagum City. Ikalawa, Kuya Ian at Ate Rhea, tawag, patlang, nina Tito at Tita. Ikatlo, nag-basketball sina Lance at Renz, nauhaw, patlang, kaya umuwi muna. Ikaapat, patlang ay mag-aral na. Wika ko sa aking mga kamag-aral. Ang mga sagot. Bilang isa, kami. Ikalawa, kayo. Ikatlo, sila. Ikaapat, tayo. Ang huhusay! Bigyan ninyo ng palakpak ang inyong mga sarili kung nakuha ninyo lahat ng tama ang mga pagsasanay. At kung hindi naman, tandaan natin mga bata na ang panghalip ay humahalili o pumapalit sa pangalan. Ito ay nahahati sa dalawa.
isahan at maramihan. Kapag isahan o isang tao lang ang kailangang palitan ang salitang ngalan, ginagamit natin ang ako, ikaw at siya. Kapag maramihan o maraming tao ang kailangang palitan ang salitang ngalan, ginagamit natin ang tayo, tayo, kami at sila. Na muli ang ating oras. Alam ko, isang makabuluhang sandali ang sa atin ay nagdaan. Siksik, liglig at umaapaw na kaalaman. Dito lamang yan sa Wikat Panitikang Filipino sa ikatlong baitang. Ito ang inyong teacher B na nagsasabing, huwag maligalig, maging mapanalig. Ilagay ang ngiti sa inyong mga labi dahil ang buhay ay isang bahaghari. Hanggang sa muli!